Bagong vlogger lamang na nais ko na sana inyong mapanood upang inyong malaman ang aming ginagawa sa laot. Kung tawagin namin ay Taaw. Kasama ko po ang mga ninong ng aking anak na si Amara. Ngayon po ay ito pong aking nahuli ay kasama pa po nung ibinlog ko nung nakaraan na in-upload ng aking asawa sa YouTube tungkol sa pusit. Ito po ang tinatawag naming bruha. Kung tawagin, nahuhuli po ito sa gabi pagka kayo namumusit. Ngayon po ito ay gagawin naming lumpia. Kasi masarap po siya. Gawing lumpia itong isda nito kasi hindi po siya malansa. Ngayon ito po ang mga ingredients niya. Yan po ang sibuyas. Tapos meron po tayong carrots, pambalot, tsaka po celery. Opo, celery. Celery po. Ngayon po ay umpisa natin ang paggawa po ng lumpia. Kasi po hindi po kami pala nakakalahot ngayon o nakakapunta sa dagat kasi po masama po ang panahon. Kaya nga po, dito lang po kami ngayon sa bahay. Medyo marami na po kasi akong karanasan sa dagat kaya lang po hindi ko siya na i-upload o i-vlog sa YouTube. Kaya nga po ngayon, uumpisahan ko po ngayon para malaman nyo ang aming ginagawa sa dagat. Na hindi na kung ano-ano po klaseng pahingista ang ginagawa po namin po sa dagat. Ngayon po ay gagawa muna po kami ng lumpia habang po kami ay hindi pa nakakapunta sa dagat. Ito nga po, umpisan po natin ang paghihimay. Hihimayin po natin siya, tanggalin po natin ang tinig kasi matinig po ito eh. Kailangan maingat po tayo sa pagano para po hindi siya masama sa pagluluto mamaya ng lumpia pag nairatar na po siya. Lari po siyang tinig. Ito po mga pinagtanggalan ng tinig ay mahaba po ang tinig niya. Bago nga po nyo pala ito himayin, kailangan po muna ay ilaga po natin para po maluto po siya ng konti at may himay-himay po natin yung kanyang laman. Tsaka bago po natin siya ibalot sa wrapper o ihalo po mga ingredients, kailangan chikipin po natin kung may mga naturang tinik. Kasi masira nga po ito eh. Hindi ko basta-basta rin po nakikita kasi mayroon po malilit na tinik nakasama itong mga himay ko na. Sige po, at mamaya po ay update namin kayo kung saan paano pagbabalot nito at saka pagluluto para makita po natin. Yan na po yung ginagawa niya kanina, yung bruha. Yan po yung nahuli niya nung nakaraan, nilagay lang namin sa fridge. Dahil hindi pa po namin, wala pa kaming oras gumawa, kaya nilagay namin siya sa frigider. Ngayon, dahil hindi siya nalaot, wala na pong isda, kaya gagawin na po namin siya lumpia. Ang tawag po namin dyan sa Tagalog ay lumpia. So, yan. Kailangan po natin ilaga siya kaunti para medyo maluto siya at matanggal yung mga tinik-tinik. Kasi marami pong tinik yan. Napaka-tinik po niyan. Tapos, pagkatapos natin siyang himay-himayin, tanggalin yung kanyang tinik, haluan po natin siya ng ingredients. Yan po yung kanyang ingredients. Sibuyas, yan. Tapos yung garlic, carrots, at saka celery. Tapos pwede nyo po siyang lagyan ng magic sarap kung gusto nyo. Kasi meron po yung ayaw ng magic sarap. Ano po? Kaya pwede po siyang lagyan ng magic kung ayaw nyo po. Meron po tayong asin at saka soy sauce, yan. Tapos lagyan nyo po ng paminta, pampalasa, yan. Ayun po yung kanyang pambalot. Yung itlog po, gagamitin po yan pagka magbabalot na po tayo na pampadikit. Pero kung wala po sa inyo, pwede po yung tubig. Tubig na lang po ang gamitin para mas makatubig. Yung gusto naman ng mas marami ingredients, pwede pong lagyan ng onion leaves. Yan. Tapos, yan. Una po gagawin natin, igigisa natin yung garlic po, sunod yung sibuyas, tapos yung carrots, tapos yung celery, yan. Tapos lalagyan po natin ng asin o soy sauce. Pero kung gusto nyong medyo kakaibang lasa, yung gumagamit ng magic syrup, pwede po siyang lagyan ng magic syrup, yan.
Lulutuin na po natin, mga kataaw. Ayan po, mga kataaw. Iluluto po natin. Lagyan natin ng mantika. Pang-isa po. Ayan. Ito natin siya ng mantika. Painitin po muna natin. Tapos, ilagay na po natin yung bawang. Kunting bisa-bisa lang po. Nasa medyo mag-brown po siya. Bago natin ilagay yung sibuyas. Ay, susunod na po natin yung sibuyas. Yung lakas ng apoy para hindi siya masunog agad. Isa-isa lang po. Sa araw ng tag-ulan, ang mga mangingisda hindi na po pwedeng lumaot sa dagat. Kaya yung mga nahuli nila na pwedeng gawing ulam sa pang-araw-araw dahil wala na silang kita, kailangan natin gumawa ng paraan yan para hindi basta isda, ituloy ko na lang isda, no? Kasi minsan nakakasawa din, no? Puro prito. Pero masarap tong ano, isda na to, hindi siya masyado malansa. So, pagkatapos po niyan, lagyan na po natin yung carrots. Kunting gisa-gisa lang po kasi pagka nabalot din naman yung ano, yung itong mga ingredients, iluluto din natin. So, hindi siya masyadong, kumbaga, pwede na siyang kapkong. Simpleng ano lang po ito, ingredients. Dahil baguhan lang po sa pag-vlog. Kaya yung mga nagsasubscribe, nanonood, pagpasensyaan kung meron medyo hindi pa masyadong ano po dito. Ayan. Isa lang po. Ang sa nito. Matuto siya ng kaunti. Pwede po natin ilagay yung pagsama-samahin na po natin yung na naihalangan. Isda. Ito pwede na natin i-check. Baka may hindi tayo natanggal na tingin. Isa kasi hindi maiwasan o kagaya nito o ang laki-laki, hindi na may ita. Pagkain ng mga video, alam mo na may edad na. Lagyan niya konting toyo ang palasa din siya. Tapos maya-maya yan, pagkatapos po yan ay ano lang siya, kumbaga palalamigin lang po natin, tapos ibabalot na natin siya. Yan.
Ayan po mga katao, paghiwalayin po natin yung mga lumpia ng wrapper yan. Bago natin siya, kasi ang ginagawa ko po sa isang balot, pinaghiwalay ko po muna bago ko siya ibalot yung isang buong plastic na nabibili sa palengke. Ito maganda-ganda po ito eh. Kasi yung ibang nabibiling lumpia wrapper, parang minsan gusto mo nang ibalik eh, kasi sa sobrang nipis. Kumbaga sa sobrang tinipid ba yung ano, sobrang nipis, hindi mo na mapaghiwalay. Pag gagamitin mo, ang hirap ng gamitin. Yan. Sasimulan ko na po. Kasi napaghiwalay ko na yung isang balot. Balutin po natin. Spread lang po natin siya. Yan. Tapos, bango po siya kasi ano, kompleto na siya ng ingredients. So, tutupin po natin sa dulo. Pilin natin siya sa magkabilang dulo. Tapos, tsaka natin siya gawin ba yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, pwede kayong gumamit ng egg para sa pandikit. Or, pwedeng, kung wala naman kayong egg at medyo minsan ay gagawin natin siyang negosyo, pwede natin tipirin tubig. Yan. Spread lang po natin para medyo mabasa at didikit na siya sa kanyang katawan. Medyo malaki pala yung ginawa ko. No? Yan. Para yan. Tapos, ipunin po natin siya sa lagayan. Gawin po natin, ulitin po natin hanggang sa matapos po natin yung ito, ginagawa. Yung lahat ng piniprepare ko kanina yan. Hanggang sa habang ginagawa po natin, kagaya ng sinabi ko kanina, kailangan po natin i-check. Yan. Minsan kasi meron tayong tinik na hindi nakita kanina nung tinagal natin yung tinik at hindi rin natin nakita nung tayo nagluluto at tinitignan yung mga tinik na medyo hindi natin siya napansin. Yan. Pwede natin siyang i-check dito. Yan. Ganyan lang po ang paggawa ng lumpiang Shanghai. Yan. Ikot-ikot lang po. Kailangan po pag gumawa tayo nito ay malinis ang ating kamay, yung mga pinaglalagyan natin. Dahil syempre kakainin natin to. Mas maganda talaga yung sarili nating gawa. Dalawa na tayo, no? Medyo mabilis-bilis. Yan. Kunti lang po yung ilalagay natin. Like, oh, tingnan nyo, meron siya. Meron akong nakitang tinik. Kahit anong gawin natin isda, kahit hindi lang ito yung isda. Na, alimbawa kasi minsan mas masarap gumawa ng Shanghai na isda. Kaysa yung mga karne, ano, pwede rin po yung pure na gulay. Yan, yung mga vegetarian dyan na ayaw kumain ng isda or karne. Yan. Pwede kayong gumawa nito. Puro veggies nga lang. Sa mga hindi kumakain ng ganun. Hindi naman sa nagda-diet. Minsan kasi nakasanayan na nila yun na ang kinakain nila ay puro vegetables lahat. Kunting kanin yan. Minsan na, hindi pa sila kumakain nun eh. Ang kanin. Kasi, medyo nakabit ang kanay ko. Kaya kailangan pag gumamit ko ng yung paglalagyan nyo ba. Is, medyo malaki-laki siya sa bangkirato. Or, ano lang ba, safety pag nakabit. Yeah. Hindi siya sasabog kung saan-saan. Pwede mo siyang kulutin. Yan, mamaya para ano, ititesting natin magluluto tayo. Medyo masyadong malalaki yata.
Magluluto. Lulutuin po mamaya. Papakita ko sa iyo. Masarap to. Dahil tag-ulan ngayon, anong buwan pa ngayon? May. Yan. Yung mga mangingisda, kawawa kasi hindi sila nakakalao. Marami ng bagyong darating sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi sa ibang bansa, like sa Saudi, no? Wala masyadong ulan doon. Nakakatuwa, no? May lugar na maulan. May merong hindi. Kaya doon, pag nakapunta yung mga taga doon dito, apa, tuwan-tuwa. Ang sabi nila, marami daw ulan dito. Dahil doon, naku, madalang pa sa amin. Natutuwa sila kasi like sa atin, pagpupunta tayo doon, ay naku, hanapan natin din natin ang ulan kasi napakainit. Napakainit lang sa kanila. Marami pala itong ginawa ko. Kaya kulang yung binili namin yung tiyarapa. So hanggang sa muli mga katao, tatapusin ko lang po ito kasi papakita ko sa inyo kung paano siya, pag naluto na siya. Ayan mga katao, malapit na pong matapos. Ito yung nagawa ko at saka, yan. Yan ang nagawa. Meron pa po, oh. Tinatapos ko lang. Ito yung sample na niloto. Kanina pa madamig na, no? Pero tatapusin ko lang to kasi meron pa siyang natitira. Yan, ganyan lang po ang paggawa. Yung ganito lang po ang ginagawa ko sa paggawa ko ng lugya. Yan, hindi ko lang alam sa iba. Pero ganyan lang. Kaya nang sinabi ko, gumamit ako ng itlog, egg. Yan, katapos na po yan. Tapos na po. Paubos na yung itlog. Yan. Malapit na po, mga kataaw. Kasi, yung mga nalaot, hindi pa makapuntang dagat, gawa na. Meron pong hanging habagat daw po. Tagulan na ngayon kasi. Kaya, habang wala silang video, pero sa susunod po na upload namin, ipapakita po namin kung paano nila, anong ginagawa nila para makahuli sila ng marami. Yan. Ano yung mga dapat na gamitin. Tsaka masusubaybayan nyo po kung ano yung mga nahuhuli. Simula po sa susunod na video. Yan. Ay mag-upload po kami ng mga nahuli nila. Kung paano nila huliin yung mga isda. Kasi kung anong klaseng isda po yung mga nahuhuli nila. Tapos, i-upload din po namin yung mga ginagamit nila para sa mga nangingisda na nangangapa pa kung paano ba makahuli ng madami. Yan. Ito po yung kanina ko pa ginagawa. Napagod na ako. Pero pagkainin, kabilisan, nawala na to. Ito lang, masarap kasi gumawa ng sariling ano yun, sariling Shanghai. Kasi hindi tinipid yung mga ingredients. Yung gusto mong ilagay, pwede mo siyang lagyan ng kung ano-ano para sumarap.
Tsaka hindi tinipid yung mga sangkap na nasa loob. Yung bang kakain ka, parang ayaw lagyan ng loob, ano? Walang naman ako. Ginawa ko kasi ang lalaki nito eh, kaya yan lang nagawa ko. Inamihan ko yung mga ingredients sa loob. Lapit lang matapos, isa na lang. Kanina pa ako gumagawa nito. Yan. Kutsara lang yung ginagamit ko kasi wala ako na brush. Brush para sa egg. Para mas madali sana. Kung sa susunod, pwede rin bumili. Para mas madali. Kasi yung kutsara, ang hirap na. Sa mga nag-ano, gumagamit ng egg. Di kaya eh. Pwede na rin yung... Kaya yung sinabi ko kanina, water. Kaso, medyo ano yun eh. Napupunit yung wrapper pagka tubig. Hindi, unlike sa itlog, medyo malagkit. Tapos hindi siya madaling mapunit. Tapos, medyo maliit na yung muli. Pwede mo siyang lagyan ng egg. Sobrang na yung naunang ginawa ay masyadong malalaki. Nakagamit ako ng 5 pack ng lumpia wrapper. Ang isang pack nito ay meron siyang 18 piraso. Pero kanina, habang gumagawa ko, nasobrang naluto yung isang pack. Naluto na yata lahat yan. Natikman namin. Na sabi ko nga kanina yung mga mangingisda na nangangapa kung paano makawili ng madami. Sa susunod na video ay upload ko namin yung mga ginagawa nila kung paano sila makawili, ano yung dapat na gamitin, kung anong oras yan. Yan lahat ng mga yan ay upload ko namin. Dahil bago pa to, wala pa po. At ngayon kasi tag-ulan kaya hindi pa sila makakita sa alam. Ngayon sa muli po, sana mag-subscribe po kayo ulit. Inuulit ko po mag-subscribe at pindutin po ang bell button sa baba. Salamat po ulit.